Ate Guy, ito na, premiere night na, and ang daming tao dun sa lobby. Sabi ko, ay parang Nora Honor of the 70s. Oo, talaga. Sana naman. Sulat ang pagayaan lahat naman ng pagkakasera. At ang panigula ito ay pamamilya. At sabi nga nila, sa isang pamilya ay walang perfect, may perfect na pamilya. Pero dito sa kwento, wala pala. Dahil may mga trahedya nangyari. Itong sa 23 sa Friday parada na. Okay. So we will see you there. Yes. Okay. Ate Guy, kanina pina-play yung mga classic mong Christmas songs. Namimiss mo siyempre. Siyempre naman. At naku, ayoko na nga magsalita pero sana may balik na. Okay, ito yung isa na abangan namin sa 27. Opo. Okay, Ate Guy, mga kasama natin, mga anak mo na paki-introduce mo na. Sir, may mga come forward. JC. Come forward. JC. Hi. Siyempre yung aming producer na anak ko rin, Charlie. Si Colin. Okay. Ayan. So, kumusta ang pakikipagtrabaho dito sa mga anak mo, dito sa mga kabataan? Masaya. Sa shooting, wala kaming ginawa kundi magtawanan bago mag-take. Pero pag nag-take naman kami, seryoso na lahat. At ikaw sa kasakali, kailan yung inihintay namin na gagawin mo para maibalik yung ano po ang plano? January. Kung katagal mawawala? Hindi ko na alam kung gaano katagal yung therapy. Okay. Pero hindi pa sigurado yun ha. Ayokong magsalita nang matapos na naman. Nang pagkatapos hindi na naman matutuloy. Kung lulo ko bilang Diyos. So, ibig sabihin ito, hindi ko muna tatanggap ng mga project for January. Meron na nga po. Kaya medyo parang medyo. Hindi naman pwede. Siyempre, trabaho pa rin, di ba? Opo, at saka magkatayo siya naman. Okay. Pero pag-usapan natin ang kabisera. Okay. Ate Guy, nasabi mo noon na babalik sa pag-produce ng pelikula. Next year. Yung kay Ricky Lee, pa rin ba ito? Kay Ricky Lee pa rin. Opo. Kasi Ricky Lee lang ulit direct ito? Ay, baka kaming dalawa. Hindi lang sa pag-produce, pati sa pag-direct. Pero inaano po pa rin sinasana makapag-direction sa pelikula na siya lang talaga. Okay. Ate Guy, halos namin yung tagumpay ng pelikula. Maraming salamat po. Sa Film Fest. Maraming salamat po at sana po tulungan yung kami na maanayahan lahat ng mga manunod para dito sa kapisera namin. Dahil sa talagang kapupulutan ito ng aral, lalo na sa pamilya. Bali, ito na rin ang Christmas tree ko para sa mga fans. Opo. Ate Guy, nasa social media na yung pictorial mo sa bagong endorsement. Congratulations po. Ano pakiramdam na may endorsement kasi? Masarap pa na. Para pa na pumupisa na naman. Kasi di ba nung araw po. Ate Guy, after ng Prada, Christmas Eve na bispira sa ng Pasko din Christmas na, anong mga plans mo after? Wala. Ganun pa rin kung sino mga alala. Siyempre, welcome naman sa akin. Kung anong mangyari, kung anong lulungin ang gusto. Ano yung New Year's Resolution ka pa ba? Ang New Year's Resolution, saka na namin kumusapan. Ito na kaya yung director. Hindi ko malilimut ang eksena niya, Ate Guy. Kwento mo na ulit. Itong briefing. Yung hindi ko malilimut ang eksena kay Ate Guy, yung isa. Well, marami kasi dito sa pelikula to na talagang tatatak na ginawa ni Ate Guy. Pero yung isa is yung pinaglakad namin siya ng mahabang-mahaba mula doon sa kwarto na kinulong siya hanggang pababa. Umuulan yun. So isa yun sa mga dapat abangan. Ngayon makikita nyo na kung paano ginawa ni Ate Guy yun. Kasi medyo mahabang lakaran yun eh. And pagtingin niya doon sa ulan, meron siyang makikita. So nakakabilib talaga kung paano ginawa ni Ms. Nora Honor yung eksena ngayon. RJ, as a producer, ngayong na-experience mo na how it is to act with Ate Guy and to do a movie with Ate Guy. Makukulit ka ba, magpo-produce ka ba ulit ng movie with Ate Guy? Kapag papayag siya. Pero kung ano talaga? Ano naman. Actually, may naisip na kami kanina. Maganda project.
nag-shoot pa lang kami, may mga naisip na kami na story. Okay. At may discount, susubit mo natin yung option ng voluntary. Pagbibigay ng 30% discount from December 27 to January. Well, nasa executive committee yan eh, kasi sila talaga ang magdi-desisyon niya. Meron naman ako sa producer. Ako naman, sang-ayon naman ako doon. Kasi syempre, para mas marami yung makanood, pati yung mga estudyante na gusto nilang matuto, manood yung pelikula, eh magkakaroon ng pagkakataon na mapanood lahat. So, Ate Kay, meron na pa kayong napag-uusapan ni RJ. Sabi mo pang nagiging favorite ka na ni RJ. JC, Nora Honor ang kasama mo rito. So, hindi ka ba kinabahan doon sa first scene ninyo? Lahat po kami kinabahan sa umpisa. Pero na-enjoy namin all throughout. Napakagandang experience po yung binigay sa amin ni Nanay Nora. Okay. JC, pagdating sa acting techniques, ano yung mga natutunan mo kayo? Ano naman nasabi mo kay Ate Gay? Very privileged ako to work with Ate Gay. Actually, sinasabi ko, mag-dream ko to, college pa lang ako, gusto ko na mag-siya makatrabaho. Meron na certain magic kapag ka-acting po siya. Eksena po. Pagdating sa acting techniques, anong natutunan niyo kay Ate Gay? Just be natural, just be in the moment. Si Ate Gay po is very, very natural. Siya talaga, as character siya umaat. Okay. Ate Gay, ang ating paan niya ngayon? Ang muli po mga kaibigan ay yung taga-manood po natin ay muli po yung nanya niyan, muli na yung nanya niyan. Napanulin po sa December 25 po ang kapisera at sigurado po na magugustuhan ninyo ito at po yung pamilya po. Okay. Salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana tapusin niyo.